sa ating programang Boses ni Magdalena. Pakinggan po muna natin ang maiksing story na ibabahagi ko sa inyo. Alam kong 23 taon ang agwat ng edad namin. Pero hindi ito dahilan para hindi ko siya mahalin. Ang importante sa akin ay masaya ako sa piling niya. At masaya ako sa relasyon namin. At kahit kailan, hindi matanda ang tingin ko sa kanya. Mahal ko siya. At alam ko ang mahal din niya ako. Hindi pera ang habol ko sa kanya at alam kong hindi lang ang katawan ko ang gusto niya. Ako si Valerie. At ito ang aking kwento. Simulan natin sa manliligaw kong si Cedric. Isang anak mayaman na gwapo. Matipuno at masasabi kong siya ay isang tipo na man of her dreams. Sa edad niyang 22, ay may pinangahawakan na siyang sariling negosyo. Pamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Ngunit bago ko pa man nakilala si Cedric, ay may mas nauna na sa kanya na nililigaw din sa akin. Si Celerino. Isang matandang binata na tulad din ni Cedric ay negosyante din. Pero malaki yung agwat ng edad namin ni Mr. Celerino. 44 na siya. Habang ako ay 21 pa lang at halos kakagraduate lang sa koleyo. Nakilala ko si Celerino dahil sa ex-classmate ko at best friend kong si Arlene. Empleyado kasi siya sa kumpanya ni Mr. Celerino. Sabi ni Arlene, mula raw nang makilala ko ni Celerino ay lagi na raw niya akong tinatanong sa kanya. Pabor naman ito kay Arlene dahil laging close friend siya sa boss niya. At para raw mas lalo pa siyang lumakas, ay sakyan ko lang daw ang gusto ng kanyang boss. Total, hanggang salita lang naman daw siya. Gwapo naman si Celerino. Matipuno at hindi naman halata sa itsura niya ang edad niya. Mayaman kasi siya, kaya naaalagaan niya ng maayos ang sarili at kutis niya. Pinagbigyan ko si Arlene sa hiling niya. Sinakyan ko lang ang pambobola ng boss niya sa akin. Ngunit hindi ko inakalang iimbitahan niya ako sa isang dinner date. Iniisip ko na mukhang seryoso talaga si Celerino. At mukhang nandiligaw na talaga siya sa akin. Noong una, nagdadalawang isip pa ako na sumama sa paanyaya ni Celerino. Pero dahil sa pangungulit o kakulitan sa akin ni Arlene, ay pumayag na rin ako. Ang gabing yun, ang pinakamiserableng gabi ng buhay ko. Hindi ko lubos maisip na nakipag-date ako sa isang matandang binata. Para na kaming mag-ama at hindi talaga ako mapakali dahil pinagtitinginan kami ng bawat tao sa loob ng restaurant. Hindi ko alam kung ano ang iniisip nila sa akin. Pero natitiyak kong masama. At ang labis na kinakahiya ko ay baka isipin nilang isa kong bayaran. Ngunit ang gabing yun ay ang gabi rin na nakilala ko ng lubusan si Celerino. Heart to heart, ika nga. Nalaman ko kung gaano siya kabuting tao. Mabait siya at may respeto talaga sa ibang tao. At sa mga mata niya at sa mga salita ay nakikita ko ang sinseridad ng kanyang mga sinasabi. Hindi ko maintindihan kung bakit nawala na lang bigla ang pagkahiya ko sa ibang taong nakatingin sa amin. Tila ba mas naging confident pa ako dahil ang kasamang lalaki ay isang tunay na edukado na daig pa ang ibang kabataan ngayon. Doon na nabuo ang pagtingin ko kay Celerino. Nagka-interest na ako sa kanya at ang mga sumunod naming dinner date ay hindi na ako pinipilit ni Arlene dahil ako na mismo ang kusang sumasama.
Sa pagdaan pa ng mga araw, ay nahulog ang loob ko sa kanya nang hindi ko napapansin. Napaka-romantiko kasi niya at napaka-sweet. Hindi siya boring kasama at lagi niya akong pinapasaya. Sana lang ay kaming dalawa na lang ang nabubuhay sa mundo. Ngunit sa kabila ng paliligaw niya, ay nag-aalinlangan pa rin ako na ibigay ang matamis kong oo. Alam kong ang edad niya ay may kaakibat na panghusga mula sa ibang tao. Kung ano-ano ang aking naririnig, lalo na sa mismong mga magulang ko pa. Tingnan mo nga, halos kaedad ko lang siya. Parang tatay mo na siya, pagtutol ni Dad. Mag-isip ka nga, sa ganda mong yan papatol ka sa matanda. Dagdag pa ni Mama. May makikita ka pang higit sa kanya, ate. Oo, mapera siya, pero matanda pa rin siya. Sabat naman ang kapatid ko. Hindi bale kung 5 taon lang ang agwat. Kaso 23 years gap. Dagdag nilang lahat. Sa kabila ng naririnig ko sa kanila ay tila ba mas lalo pang napapamahal sa akin si Celerino. Kahit paano ang paninira ang gawin nila sa kanya. Ang magandang kalooban pa rin niya at maayos na personalidad ang aking nakikita. Alam ko ang 23 years ang agwat ng edad namin. Pero hindi ito dahilan para hindi ko siya mahalin. Ang importante sa akin ay masaya ako sa piling niya at masaya ako sa relasyon namin. At kahit kailan, hindi matanda ang tingin ko sa kanya. Iyon ang pagdadahilan ko kay Dad. Pero ang totoo, wala pa naman talaga kaming relasyon. Ano ka mo? Relasyon? May namamagitan na agad sa inyo? Ano ka ba? Gamitin mo nga yung utak mo? Kahit anong pagdadahilan ko ay tutol pa rin talaga sila. Nang makahanap na ako ng trabaho, doon ko naman nakilala si Cedric. Anak siya na may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Nagsimula ng malito ang puso ko, lalo na nung manligaw na rin sa akin si Cedric. Tulad ni Celerino, ay mabait din at kagalang-galang si Cedric. At naging advantage niya ang kanyang edad. Mas compatible kami, ika nga. Kinikilig din ako kay Cedric, pero mas matimbang pa rin si Celerino sa puso ko. Si Celerino ang sinisigaw ng puso ko, ngunit si Cedric ang idinidikta ng utak ko. Ito ang naging dilema sa love life ko. Naiipit ako sa 2 lalaking pareho kong nagugustuhan. Alam ko ang sa puso ko ay mas mahal ko si Mr. Celerino. Pero alam ko rin sa utak ko ay mas karapat dapat si Cedric para sa akin. Mabuti na lang at tinulungan ako ng kailupit at tadhana na magdesisyon. Dumating ang araw na naunang nagtapat sa akin si Celerino at nang suyuin niya ako sa labi. Hindi ko alam kung bakit hindi na ako pumalad pa. Nasabi ko na lang na mahal din kita. Dito na nagsimula ang isang lihim na relasyon namin. Na itinago namin maging sa best friend kong si Arlene. Mahirap na, baka malaman pa ng pamilya ko. Tsaka na lang namin naaminin sa tamang panahon. Sa tuwing kasama ko siya, nakakaramdam pa rin ako ng pagkahiya paminsan-minsan. Lalo na kapag may nakikita akong ibang tao na nagbubulong-bulungan sa tabi namin, tapos bigla nilang ngingiti. Hindi ako naging komportable sa relationship namin. Mukhang nagkamali ako. Yun ang laging nasa isipan ko. Hindi ko na makayanan ang kahihiyan na tatatamasa ako sa tuwing kasama ko siya sa mga pampublikong lugar. Makipag-break na sana ako, pero muling dumapo sa akin ang labi niya bago pa man ako makapagsalita. Siya ang first kiss ko. At ang ikalawang halik ay nauwi na sa hindi ko inaasahang tagpo.
Dinala niya ako sa kwarto niya. Kinakabahan pa ako nung una, pero dahil boyfriend ko siya ay pumayag na rin akong ituloy. Maingat niya akong itinahaya sa kama. At sinimulang kalasin ang mga suot ko. Ramdam ko ang kaba sa sarili ko kasabay ng lamig ng hangin ng aircon. Nginitian lang niya ako at hinawakan niya ang magkabilaan kong kamay para tanggalin sa pagkakubli sa aking sarili. Ilang sandali pa ay maingat niyang ibinukas sa mga binti ko. Tsaka malambing na lumusong sa akin. Napapailing na lang ako at napapabikit na parang mababaliw at hindi malaman kung ano ang aking iisipin. Napasabunot ako sa buhok niya sa sobrang panggigigil ko. Hingal pa ako nang muli siyang sumampa tsaka siya bumulong sa akin. Ituloy ko na ha? Bulong niya. Tumango lang ako at niyakap ko siya ng mahigpit at inihanda ko ang sarili ko sa mga susunod pang magaganap. Napakunot na lang ako ng noo nang maramdaman ko ang pag-iisa naming dalawa. Kasabay noon, ang paggilid ng luha ko sa mga mata ko dahil alam kong hindi pa talaga ako handa. Tumindi ang pag-iyak ko at dahil naawa siya sa akin ay tumigil siya. Mahal kita, handa naman akong maghintay eh. Sambit niya at pagkatapos ay hinalikan niya ako sa noo at niyakap. Ramdam ko ang kalinisan ng hangarin niya. Isa talaga siyang tunay na gentleman. Ngunit kahit gaano pa siya ka-ideal man, ay hindi ko talaga makayanan ang pangangantsaw ng iba. Kahit palagi akong sinasabihan ni Arlene na wala akong dapat ikahiya at kung doosin ay maswerte talaga ako. Subalit hindi pa rin sapat ang salita. Mahal ko si Silarino, pero sa tingin ko, hindi talaga ito mag-work out dahil hinihila ako ng agwat ng edad namin. Ginamit ko ang utak ko. Nakipag-break up ako kay Silarino at pinili ko si Cedric. Love is freedom. Kung siyang napili mo, wala naman akong magagawa kundi pakawalan ka. No worries, ang sabi niya sa akin. Bumulib ako sa pagka-gentleman niya. Sinugot ko noon si Cedric at ikinatuwa naman na yun ang lahat. Naka-jackpot raw ako ng bata at mayaman pa. Napapangiti na lang ako. Gusto ko naman si Cedric at alam kong matututunan ko rin siyang mahalin. Ngunit walang gabi na hindi ko inisip si Silarino. Hindi ko alam kung bakit nadudurog ang puso ko. Alam kong hindi ako masaya. Nagugulahan na ako. Bakit ko nga ba sinagawa si Cedric gayong hindi ko naman siya mahal? At bakit ko kinakaya si Silarino gayong talagang siya ang mahal ko? Nagugulahan na ako. Hinahanap-hanap ko na siya. Namimiss ko na ang halik niya. Namimiss ko na siya. Lumipas ang mga araw, linggo, buwan na tumagal kami ni Cedric. Mabait naman siya at napapamahal na rin siya sa akin hanggang dumating na sa puntong dinala ako ni Cedric sa hotel. Hindi ko alam kung ba't napapayag niya ako. Ang alam ko lang, wala na kaming suot that time at nakasampa na kaagad siya sa akin ngunit sa bawat halikataplos niya ay si Silarino ang naiisip ko. First time mo ba to? Bulong niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit niya yon na itanong, pero tumango na lamang ako. Good. Patuloy pa niya. Lalo siyang naging marahas sa akin that time. Parang halimaw. Parang wala siyang pakialam kahit pa masaktan ako. Hindi tulad ni Silarino na ako ay inaalala palagi. Puro dahas lang ang pinakita niya sa akin. Walang lambing. Feeling ko talaga walang haling pagmamahal yun. Nakalimutan na yata ni Cedric na girlfriend niya ang kasalo niya. Pumikit na lang ako at tiniis ang kahiyupan niya sa akin. Hindi ko inakalang magagawa niya sa akin to. Feeling ko nilapastanganan niya ako. Tumulo ang luha ko at napaiyak.
Masamang masama ang loob ko at wala talaga siyang pakialam kahit nakikita na niya akong umiiyak. Ang mahalaga lang yata sa kanya ay makuha niya ang gusto niya. Dito ko na-realize ang isang bagay. Hindi pala importante ang sinasabi ng iba o panghuhusga nila sa isang klase ng relasyon. Ang mahalaga pala ay kapag kayong dalawa na lang ng taong karelasyon mo, kung tunay na masaya ka nga ba sa kanya, hindi ang ego na magpapasaya sa ibang tao. At sa bandang huli, kayo at kayo pa rin ang taong gusto mo ang magsasama at hindi ang ibang tao. Bakit hindi ko to kaagad nalaman? At kung kailan huli na, ay doon ko pa ito nakita. Ang akala ko ay nagkamali ako nang piliin ko ang isang matandang binata na si Celerino. Pero hindi pala. Dahil sa kabila ng mga nasasabi ng ibang tao sa kanya, kapag kaming dalawa na lang ang mag-asama, ay masayang masaya ko. Pagkatapos ng namagitan sa amin ni Cedric, ay hinarap ko siya. Hinataw ko siya ng isang malakas sa sampal sa bisngi, sabay sabing, "Tapos na tayo." Parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. At ngayon, babalikan ko ng lalaking tunay kong minamahal, si Celerino. Kinabukasan, maaga akong pumunta sa opisina ng Mr. Celerino. Masayang masaya ako at hindi matanggal-tanggal ang ngiti sa mga labi ko. Nadatnan ko si Mr. Celerino sa harapan ng opisina nila na may kausap sa kanyang cellphone. Nagulat pa siya nang makita niya ako at binigyan niya ako ng matamis na ngiti. Pwede ba kitang makausap? Tanong ko. Sa tanong kong to, ay niyaya ko ni Mr. Celerino sa isang pinakamalapit na coffee shop. Narealize ko na ikaw pala yung mahal ko. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Dinerecho ko na siya. Nagkamali ako. Hindi dapat kita iniwan. Patuloy ko. Alam mo, Valerie, ang totoo niya, nagpapasalamat pa nga ako dahil iniwan mo ko. Hindi na ito tulad ng dati. Ilang buwan na rin naglumipas buhat nang maghiwalay tayo. Na-realize ko na hindi mo talaga kayang magmahal ng isang tulad ko. Nang isang tulad kong matanda na. Ang tugon niya. Pero ngayon nalaman ko na. Kaya nga heto ako ngayon bumabalik sa'yo. Sagot ko. Huli na, Valerie. Sorry. Pero meron na akong mahal na iba. Malungkot niyang sambit. Biglang nadurog ang puso ko kasabay ng pagtuluan ng luha ko. Ang puso ko'y parang bahay na nawasak sa isang malakas na bagyo. Ako yung may kasalanan nito Masyado ko kasing inintindi yung sinasabi ng iba. Mas binigyan ko pa ng importansya yung paninira ng iba at hindi ko sinunod yung dinidikta ng puso ko. Kaya eto. Eto yung naging premyo ko ngayon. Pagdurusa. Nagulat na lamang ako nang sabihin ni Mr. Celerino na si Arlene ang tinutukoy niyang mahal niya. Ang best friend ko. Alam mo, Valerie, siya pala yung matagal ko ng stranger na kachat na sinasabihan ko ng mga problema ko at nagbibigay ng mga advice sa akin noon. Dagdag ni Mr. Celerino. Nanlambot ako. Parang robot na nawala ng baterya. Parang bata na inagawa ng laruan. Ngayong wala ng taong mahal ko, hindi ko na may babalik ang kahapong sinayang. Pinakawalan ko ang paraisong punong-puno ng alitap-tap. Abuti na lang at kahit papaano ay si Arlene ang nakatuluyan niya. At least, alam kong nasa mabuting kamay ngayon ang best friend ko. Lumipas nga yung taon na nasaksihan ko ang pagmamahal nila. Nagpakasal sila at ngayon ay meron ng tatlong anak. Hindi matanggal ang kasiyahan ni Arlene. Noong una raw ay nahirapan siya sa ibinabato ng ibang tao sa kanila. Pero ipinaglaban daw niya si Celerino.
At ngayon, tanggap na rin sila ng lipunan. Oo nga naman, hindi ko naisip na mabubura din sa isipan ng ibang tao ang nakikita nila pag tumagal. Masaya ako para sa best friend ko kahit papaano. Pero minsan, ay hindi ko maiwasan na hindi maingit. Nasanay ako yung nasa kalagayan ngayon ni Arlene. Nalaman ko pa na si Mr. Celerino ay hindi tumandang binata. Nabyudo pala ito noong 26 pa lamang siya. Namatay ang asawa at mula noon ay hindi ito nag-asawa hanggang makilala nga niya si Arlene. Tanda ito na isang matino at mapagmahal na lalaki si Mr. Celerino. Isa na lang ang hiling ko ngayon. Sana may isang tao pa na gaya ni Arlene. Isang tao na kayang magmahal ng isang babaeng tulad ko. Tulad ko na matandang dalaga. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay meron kayong napulot na aral.